What's up, yo? It's your boy, Mike. Yo, y'all, you know. I don't know what y'all doing. Channel. Subscribe button, y'all already know. More basketball content coming your way. Coming down to the 2-minute mark. Chico Lanete. Napakahirap naman. Leaving the defense nitong si Chris Ross. Hi, kuya. Hello, narinig mo ako? Narinig kita, kuya. Yun. Kumusta? Okay naman. Ikaw? Okay naman. Guys, dito na ngayon. There you go. Chico Lanete. Kuya Chico Lanete. And salamat, kuya, sa oras mo. Alam kong ano, busy ka ngayon sa kakapakondisyon mo. Batang-bata eh. Batang-bata. Kailangan. Oo, parang nabuhayan ka sa 3x3, kuya. Oo nga eh. Grabe kayo ngayon ah. Napasubo ko sa mga kalaban namin, kaya kailangan magpakondisyon. Congrats nga pala dun sa huli niyong ano, huli niyong sabak. Ah. I'm sure nakita niyo mga kaibigan yung ano, game winner ni Kuya Chico Lanete. It's cleared. It's kicked. It's fired. It's blocked. Another up fake. Another That's so nice. You got to see it twice. Good look at the rim. And although Qatar had the 1-point advantage. Yeah, excited daw ngayon makakwentuhan si Kuya Chico kasi makokonnect natin ngayon yung cinematic universe kasi na-interview na natin si Kuya Gary David. So, makokonnect natin ngayon yung mga ganong kwentuhan. Diba? Alam naman natin na naging magkakampi sila nung college. Kaya ngayon, exciting ang pagiging kwentuhan natin ni Kuya Chico. Kuya Chico, kumusta ka ngayong pandemic? Eto, okay naman. Eto, more spend ng ano sa family. Siyempre, nandun pa rin yung pa-condition na pwedeng walang gagawin kasi ayoko na mawala sa condition na ika nga. Oo, lalo na. Alam naman natin, basketball lang ano natin. Kabuhayan natin, di ba? So, yun nga, simulan natin yan kung yung kwentuhan natin dun sa ano. Sa umpisa, saan mo ba nahanap yung ano mo? Pagmamahal mo sa basketball at ngayon ganyan kaka-addict. Ilang taon ka na ngayon? 32? Ay, naku. Salamat. 41. Kailan nagsimula lahat yan? Nagsimula to lahat. Siyempre sa ano namin, sa father ko kasi player din siya dati. Yeah. Since ano pa siya, yun nga, naglaro din siya sa Manila, sa ano pa yung time na Mapua, sa Mikaa. Mikaa. So yun, doon na rin nag-start na ano pa lang, siguro 1-year-old pa lang, naghahawak na ako ng bola, pero nagsimula talaga lahat nung lumipat kami sa Isabela, Basilan. Mm. Doon nag-start. Sa totoo nga lang, ano eh, nagsimula ako 3x3 din sa... Ah, talaga? Oo, pero 3x3 na yung walang rules. Okay, kasi yun ang uso dati, di ba? Tatluhan? Tatluhan. Oo, tapos, half court lang. Half court lang. Tapos yun nga, hindi pa semento, ano pa lang. Ano lang siya, kumbaga... Nasa kalye lang, gano'n. Tama. Tinayo lang, di ba? Tinayo lang. Doon ako nag-start. Tapos siyempre, yung mga kapitbahay ko, mga kalaro ko, mga kababata. Ayun, naglaro. Tapos one time na nagpaliga yung barangay. So yun, sumali kami. Yun lang, hindi lang kami nag-champion. Tapos next, yun nga, may ano na, Interbarangay. Doon na nag-start lahat. So obviously talaga sa kalye. Kalye, interbarangay, mga dayo-dayo, ganun. Ganun labanan dati. Kuya, di ba si Gabo? Si Gabo, is Gabo your younger brother? Younger brother mo si Gabo? Bunso. Bunso niyo si Gabo. So, nung ilang years ang agwat? Laki din. 10 years. 10 years. Ten years. So medyo nung growing up ka, wala pa si Gabo. Wala pa. Tapos, nung nagbabasketball ka, siguro nagsimula si Gabo. Ano ka na? High school, college ka na? High school. Siguro mga third year, fourth. Malayo. Ilan kayo sa family? Apat magkakapatid. Apat. Lahat lalaki. Sa yung ibang brothers mo, hindi nahilig? Hindi. Lahat kami, ano. Actually, lahat kayo player? Lahat kami player dati. Saan ang mga naglaro ibang Lanete? Yung sa MPBL dati, sa Zamboanga. Si Bon. Ah, kapatid mo yun. Okay. So, sila. Ah, sige. So, ikaw ang panganay. Ako panganay. Okay. So, ikaw muna nag-basketball. Okay. So, nung nagsisimula ka na, elementary, ano pa yon? Dayo, barangay. Wala pa yon.
Elementary, wala pa. Ano na, high school na ako. High school. Saan ka na elementary? Doon sa Isabela? Doon na rin. Doon na rin. Laro-laro lang mo. Laro lang. Tapos, kailan mo na realize na medyo angat ka? Kailan na realize ng daddy mo? Usually daddy mo kasama mo eh. So kailan na realize? Kailan ninyo nakita na medyo angat ka sa ano mo? Sa laruan? Wala. Kumbaga yung father ko, ano lang naman eh. Kumbaga, nandiyan lang siya. Pinababaya lang kami maglaro. Kasi yung court kasi, yung half court, katapat lang ng bahay. So, nakikita lang niya. No. Okay. So, nung elementary ka, hindi ka pa nag-varsity noon? Wala pa. Wala ka pang ano noon? Idea sa mga varsity? Wala pa. So, ang alam mo lang na basketball, yung sa barangay, ganun, barangay. Yun lang kasi nanonood ako. Oo. Pero since player yung daddy mo sa Manila, alam mo yung UAP, NCAA, PBA. Wala. Ha, akala ko mapuwa daddy mo, wala. Ano siya dati lang, nagmapuwa siya pero parang hindi NC. Hindi NC, Mika. Matagal na nga yun. So hindi niya na-introduce pa sa'yo yung laro ang Manila? Wala akong idea sa wala pa. NCAA. Okay. So, nung high school ka, saan ka nag-tryout? Sa school varsity? Doon sa Basilan National High School sa Isabela, Basilan. Okay, doon first time mo yun? First time mo mag-try ng organized? Dapat hindi ako magta-tryout eh. Naingganyan lang ako ng mga barkada ko, mga classmates ko dati na kasi sila, halos sila, gusto nila mag-tryout sa varsity ng basketball. Ako, hindi ako interesado talaga sa basketball. Although, naglalaro ako ng basketball, pero hindi ako yung, wala akong alam dyan sa mga varsity pa eh. So, ang basketball sa'yo nun, laro lang, enjoy lang? Laro lang, enjoy lang. Okay. Tapos, yun nga, sabi nila, na tara, subukan lang natin, ganun. Dahil sa barkada, dahil sa mga classmates ko dati. So, napasama ako sa kanila. Napasama. So, ikaw pa yung hindi dapat magba-tryout. Tapos ikaw yung nag-pro, ikaw yung... Yun na ka eh. Sana hindi nyo na siya sinama. So, nung nag-tryout kayo, angat ka na? Bago yung tryout sa pagka-varsity, naglaro muna kami ng intramurals. Intrams. Okay. So, yun. So, doon ko na. No, sabi ko, parang ang sarap kasi naglalaro ka na tapos maraming nanonood. Eh, yung time na yun, yung court kasi, grandstand. Mainit. So, diba? Laro lang kami ng laro doon sa intrams. Tapos, masaya pala. Sabi ko, masaya pala itong yung mga intramurals. Parang liga na rin eh. Maraming nanonood. So after ng intrams, yun nga, may pa-tryout na ng varsity. So, sa intrams, gumagawa ka na noon, high school? Gumagawa na rin, pero ano yung totally gawa? Kasi may mga ahit pa sa akin. May mga ahit pa sa'yo. May mga magagaling pa eh. So nung nag-tryout ka, kuya, kuha na? Second year high school na ako. Nag-tryout? Nag-tryout, oo. Oh. Yun yung first tryout mo ever? Ever. Okay, so tryout ka ngayon. Tryout na. Okay, nangyari, kuha. Kuha na, tapos gumagawa na ako nung high school. Gumagawa ka na second year pa lang. So rookie ka pa lang gumagawa. Hindi masyado naging adjustment sa'yo yung galing ka sa laro-laro papuntang organized? Wala na, hindi ko na naisip yung ganun. Basta ang inisip ko lang is laro. Laro at saka nag-enjoy ako sa ginagawa ko sa pagiging paglaro ng basketball. So yun yung high school ano mo? Three years ka varsity. Second year, third year, fourth year. Nung varsity ka second year, third year, fourth year, syempre gumagawa ka na nun. Medyo nagkaka-idea ka na uy, parang magaling ako dito ah. Pwede ako dito ah. Kailan mo nalaman yung buong Manila? Ganun. Kailan ka nagka-idea na may basketball sa Manila? Alam mo, Idol Mikey, third year high school ako, parang na sumama yung loob ko. Huh? Kasi hindi ako napasama sa parang palarong pambansa. Palarong pambansa. Tama. Yung ibang mga teammates ko, nakuha, ako hindi. So hinugot sila? O hinugot sila. Hanggang ano lang ako nung time na yon, yung pangalan na division meet, hanggang doon lang ako naglaro. Tapos after nung division meet, parang palarong pambansa. Hindi ako napasali. Okay. So sabi ko, sayang naman kasi pupunta ka ng Pagadian, Dipolog, Zamboanga. Kumbaga, ganun yung mga datingan. Siyempre, ikaw, nasa province ka.
gusto mo rin makapunta ng iba't ibang lugar. So nung time na yon nagselos ako kasi yung teammates ko, yung mga teammates ko nakapunta doon at tapos ako hindi. Pero nandun na yung sales ko, pero following year, wala na. Gusto ko mag-improve na lang ako. So, naging decide dito ka noon, hindi ka nasama. So, yun yung setback mo na talagang na, nagbago sa'yo. Doon na talaga. Sa selos mo, gusto mong gumaling. Tama naman. Pero palarong pambansa pa lang to. Tingnan mo naman yung competitiveness, di ba? Kumbaga, ikot agad. So, nung fourth year, nasama ka? Fourth year, may story kasi yung fourth year kung bakit hindi ko tinapos yung fourth year ko sa Isabela Basilan. Okay, sige. Kasi sa school sa Zamboanga, may isang head coach na pumunta ng Basilan na nag-scout ng players. Head coach saan? Sa yung school namin dati na sa Southern City Colleges sa Zamboanga. So nag-scout siya sa inyo? Okay. Nag-scout siya. Mm-mm. Ang story kasi noon, may kinuha siyang 51 players na doon sa na taga sa amin, pero ako aksidente lang na nakuha niya. 51 ka? Parang hindi yata ako kinuha yung time na yun eh, kasi nung time na pauwi ako galing school, hapon. Nung pauwi ako, naglalakad ako, kinamay ako ng mga staff ng liga doon sa yung paliga namin. Sabi niya, "Chico, gusto mo isama ka namin sa listahan kasi may pa-tryout." Pa-tryout bukas sa gym. Yun nga daw sabi that may isang head coach na galing sa Zamboanga. Sabi ko sige. Tapos yung mga players na yon naka-type written. Okay. Yung pangalan ko naka nakasulat. Ballpen lang nakasulat. Tapos pang 52, pang 52 ako. Pang 52. Ako yung last. Doon sama ka. Kinabukasan, doon na nagdami ng tryout. Tapos, bandang huli, dalawa lang kami nakuha. Nakuha ako. Talaga? Yung pang 52 pang nakuha? Kawawa naman yung naunang 50. So, yung pang 52 nakuha, dalawa lang kayo out of 52, nasingit ka pa? Nasingit pa ako. Hindi naman ako dapat kasali doon. And para sa tryouts na 52 ang player, sobrang standout ka dapat para mapansin ka. 52 dapat. Yun eh. No. Diba? So, obviously, nag-stand out ka, this was middle of your fourth year high school. High school, papuntang fourth year na. Papuntang fourth year. Kaya hindi ka na natapos sa Basilan? Hindi. Doon ako nag-fourth year sa Zamboanga. Zamboanga. Okay. So, paglipat mo ng Zamboanga, fourth year high school ka, ano mo nun? Oo, grabe mga players doon sa Zamboanga eh. Talaga. Kasi na-compare ko sa from Isabela Basilan, tsaka sa Zamboanga ng mga players. Grabe yung laro nila. Sabi ko, physicalan. Sabi ko, wow. Sabi ko, parang mag-ano ko dito. Parang mag-a-adjust talaga ako dito. Kasi yung mga kakampi ko, mga varsity na taga Zamboanga, grabe. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, sige, try ko. Ayun. Nung time na yun, sabi ko, kung magaling kayo, sabi ko, siyempre, gagalingan ko rin. Tama. Fourth year to. Fourth year high school ako. So maganda yung season mo doon. Ang ganda ng start ko na doon, parang tuloy-tuloy na yata hanggang pag-college ko doon eh. So doon ka wait lang, doon ka nag-college? Tumuloy ka doon? Doon ako nag-college. So hindi mo pa rin alam ang Manila nito? Alam ko na yung mga Manila, pero hindi siya goal. Wala akong idea sa mga NCAA tsaka UAP. So hindi siya goal nung time na yon? Wala akong goal nung time na yon eh. Basta ang akin lang, gusto ko lang maglaro. Oh, maliit yung mundo mo pa noon. Wala, maliit pa. Doon lang. Basta okay ako dito. Pinakalis dito. Kasi ang kwento sa lahat ng mga probinsyano na nakakausap ko, ang Manila daw parang out of reach. Tama. Parang, alam ko yan, pero paano naman tayo aabot dyan? Dito na lang tayo, focus tayo dito. So ganun pa yung utak mo noon, fourth year high school. First year college, nung naglaro ka doon, anong liga to? Doon din sa amin, maliit na liga lang. Inter-school. Parang inter-school, ganun. So maliit lang, sa Zamboanga lang. Zamboanga lang. Okay. Ang inisip ko kasi dati na nung time na yon makapag ano lang ako eh. Scholarship sabi na. Ayan ang mga habol eh. Totoo. Ginagamit ko lang yung basketball para makaaral. Yes. Siyempre sa hirap ng buhay. Oo, tama naman. Doon natin dadaan. Siyempre, gagalingan mo hanggat mag-ano ka, maano ka ng coach. At the same time, makapag full scholarship ka rin. So, tama. Yun lang ang inisip ko. So, ilang years ka naglaro doon? 4 years ako.
4 years ko. 4 years ka naglaro doon sa Buanga? Okay, so after 4 years, sige, so kwento mo yung proseso, paano ka napuntang Manila? Last year ko sa Buanga, eto si, kababay ko kasi si Coach Bai Cristobal. Ay, ito na, narinig ko na naman yung Coach Bai Cristobal. Narinig ko na yung kwentong Bai Cristobal. So kababayan mo si Coach Bai. May commercial league kasi sa school namin. So, I'm sure, napanood niya ako, ganun. So, after ng game, yun nga, nagkasalubong kami. Siyempre, sikat siya eh. Tama. Sa amin, sa Sambuanga. So, sabi ko, Coach, ganun. Wala ka, kuya. Ulit, kuya. Gusto mo ba mag-Manila? Nawala ako. Yan. Hello? Nawala ka nung sinabi mo na, sabi niya. Nagkasalubong kami, tapos binati ko siya. Sabi ko, hi, Coach. Tapos sabi na sa akin, gusto mo ba mag-Manila? Nagulat ako. Sabi ko, ha? Sabi ko, sige, Coach. Ganun. Tapos sabi ko, paalang umuna sa mga magulang ko kung papayag sila. Then, nung sabi ng mga magulang ko, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi magka-graduate ako. Lapit na. Sabi ni Coach Bai sa akin, sige, tapusin mo na yung pag-aaral mo. Tapos tinanong niya kung ilang taon na ako. Ako noon, maga ako graduate nung time na yan. Ilang taon ka noon? Mga 18, 19 ganun. Tapos, ang ginawa ko, para may baon ako papuntang Manila, ginalingan ko muna yung paglalaro ko ng commercial. Hindi man kami nag-champion, pero ako yung nag-MVP. Tapos may cash prize na 2,000. Yun yung baon ko papuntang Manila. 2,000, guys. 2,000 pesos. So, ano to? Kumbaga, alam mo nang pinapanood ka rin ni Coach Bai. Oo, na alam ko, siyempre hindi lang ako, I'm sure siguro lahat kami pinapanood. Yeah, so siguro na-impress lang siguro sa akin. So huling liga mo sa Zamboanga, MVP ka? MVP ako sa Commercial League. Right after ng Commercial League, pinalipad ka na ni Coach Bai. Ano yung plano? Nung sinabi sa'yo ni Coach Bai na gusto mo ba sa Manila? Ano yung gusto mo ba sa Manila? Ano yung plano? Nung time na parang... Di ko pa kasi pumasok sa isip ko ng parang yung PBA. Wala, punta ka lang Manila. Sigaw, para maglaro. Para maglaro. Pero coach siya nito ng Lyceum. Ang time na yun na pagkakaalam ko, Lyceum siya tsaka Perpetual. Tama, Lyceum Perpetual. Tama. So, time na yun. Nung pagpunta mo, paglipad mo papunta sa Manila, ano yung naging kwento? Ano yung naging proseso? So, nung papunta na ako Manila, ayun na, sabi nga ni Coach Bai sa akin, ito yung Lyceum, kung nandun na kami, nakita-kita na doon, ito yung Lyceum. Tapos nung time na yun, mga lineup sa Lyceum, marami akong kababayan na taga Sambuanga. So yun nga, siguro 5 or 6 sila. Parang hindi na ako na homesick dahil may kasama ako, may taga-kababayan ako. First time mo sa Manila to ever? Ande. Hindi naman. Hindi naman. Kumbaga, ito na yung kumbaga mag-stay na lang talaga ako sa Manila ng pag-aaral ng matagal. Okay. Kumbaga, nakapag-Manila ako dati, bakasyon. Bisita lang. Okay. For sure. Tapos, nung pagpunta mo doon? Ayun, na timing ko rin na may liga yung pagkakalam ko, NBL ata yun eh. So, doon ginanap sa Lyceum. Sabi ko, grabe yung mga players pala dito. Ang lalaki. Ang lalaki ng mga katawan. Tapos ang bibilis. Time na yun, napanood ko, MLQ tsaka Baste. Sino yung mga nandun? MLQ yung pagkakalam ko, sila ano pa yata nun? Sino yun? Marlon Legazpi ata yun. Marlon Legazpi. Kalaw. Parang Kalo. May kalaw. Hindi ko alam kung sino doon. May kalaw. Tapos basta, yun nga, yung mga sila. Yan, Makapagal, Coronel. Sabi ko, sina Christian Coronel. Pep Moore, nandun. Jam Alfad. Nung time yun, nakita ko si Jam. Yun, sabi ko, laki Jam. Tapos yun nga, sabi ko, grabe. Sabi ko, kaya ko kaya to. Kasi yung time na yun, sobrang payat ko eh. Payat na maitim, tapos maliit. So hindi ka pa player nito? Hindi pa. Nanonood pa lang akong time na. Kinukuha ako ni Coach Bai kasi wala pang entrance exam sa Lyceum. Tama. So nung time na 'yon nung nag-entrance exam na ako, ayun, pumasa tapos doon na nag-start. Ang kasi doon, parang wrong timing 'yun ata pagpunta ko ng Manila. Papuntang summer. So hindi ko pa ka-close yung masyado yung mga kababayan ko kasi parang Ateneo Bosyat, Ateneo de Sambuanga yung time yung sila eh. So parang hindi ko masyado silang kaklose sa Sambuanga. Although
mga kalaban ko sila sa commercial league. Tapos nauna lang sila sa akin nang pumunta ng Manila. Tapos yung mga varsity, sila Gary na hindi ko pa shadow ka-close. One time, nung nag-summer, bored ako sa dorm. Kasi wala. Doon lang ako sa dorm. One time, pumunta ako ng school, yung sa phone booth. Nag-long distance ako sa mga teammates ko sa Zamboanga. Sabi ko sa kanila, parang gusto ko yata umuwi kasi boring dito at saka homesick. Sabi ng mga teammates ko sa akin na huwag ka nang bumalik. Sabi niya sa akin, yung isang pa ko daw, nandyan na. Tama. Baka pagbutihin mo na lang at tiyagain mo na lang. So doon ko na pumasok sa isipan ko na sabi nila nga, yung maraming players na gustong pumunta dyan, ikaw yung na-bless. So doon ako nag-start. Tiyaga na lang ako. Kumbaga, konting inano ka lang, minotivate ka lang muna ng mga teammates mo dati. Totoo naman, kasi madaming probinsyano ang na-homesick talaga. Homesick. Minsan nga, magaling naman sila, pero dahil na-homesick sila, umuwi sila. Tama. Marami talaga. Maraming ganun. Kasi siyempre, iba yun eh, outside of your comfort zone yun, lalo na pag taga-probinsya ka, di ba? So, nung time na to, nandun na, sino na una? Ikaw o si Gary? Si Gary na una sa akin, si Gary. Nakalaro na siya 1 year o halos sabay din? Parang nakalaro na siya nung time nakalaro na siya. So, ano na siya nun? Kumbaga, Gary David na. I mean, siya na yung ano doon, nung time na yun, scorer doon. Isa na sa mga score. Dalawa silang time na yun. Siya at si Dennis Rodriguez, yung Dennis point na namin maliit. Oo nga pala, big man nga pala si Gary David na. Big man. Ano yun? 2, 3, 4, 5 laro sa amin. Pero sabi daw niya, ano daw siya eh? Ano yun? Eric Mink. Dati. So totoo yun, Baby Mink ang tawag sa kanya dati. Dati, grabe. Kasi nung laki time na nakita ko na si Gary, bulto-bulto na yung katawan eh. So Baby Mink nga daw siya dati. So talagang ilalim, drive, banggaan. Ilalim, slasher. Pag binigay mo ng bola, da-drive talaga. Hindi pa daw siya shooter nun. Hindi pa kasi, nung time na kasi na nung nabutan ko si Gary, ilalim talaga siya eh. Kasi ilalim wala kaming daw big man ng time na yun. Wala kaming big man, kundi si Gary lang. So ilalim siya talaga? May big man kami, kasi maliliit. Tama. Tapos siya malaki. Malaki katawan. Di ba? Tapos ikaw kuya, ang laro mo nun, gano'n na. Shooting sa labas, medyo matalino, gano'n. Shooter! So hindi ka pa point guard nun? Hindi pa. Hindi ako point guard nun. Okay. Kasi nag-transition ka, di ba? Naging point guard ka pagpasok ko ng pros eh. Pero, so doon, dos ka. Si Gary, 4. 2, 3, 4, 5. Pero si ano talaga? Like yung superstar nyo noon was Kuya Gary and si Kuya Dennis. This was rookie ka? Rookie ako 2000. 2000. 2000. Saan naglalaro yung NCRAA? NCRAA kami. NCRAA. Tapos kalaban nyo daw si Ronnie Del. Ayun, grabe yun lang. So totoo, hindi kayo nananalo pag sinta Kuya Ronnie Del? O wala talaga nananalo? Sa pag-alala, nanalo kami pre-season ng champion. Pre-season. Ang kwento ni Kuya Gary, nag-finals daw kayo kalaban sila. Three straight. Nung nandun ako, 3 years straight kami. Magkalaban. Nung rookie ka pa lang? Rookie. Nag-rookie of the year ako sa NCR. Nag-rookie of the year sa NCR. So first time mo sumabak sa Manila, naka-adjust ka naman kagad, obviously, kasi rookie of the year ka. Kasi ang inisip ko kasi, laro eh. Hindi, tsaka namimigay ng kumpiyansa si Coach Bay. Isa yun sa nakatulong sa akin din. Kumpiyansa talaga. At siguro, inisip ko, kababayan si Coach Bay. So, hindi ako papabayaan ito. Binigyan ako ng playing time talaga din. So, rookie of the year. Hindi ka pa. Gusto mo pang umuwi, rookie of the year ka pala. So, rookie of the year, after noon, finals pa yun. Finals. Kuya Ranidel. Sila, Deo Campo Brothers. Deo Campo Brothers, Kuya Al. Si Albergara. Albergara. So, ano yun? Sometimes. Bakbakan yun. Sila Kiram. Ang lalaki nun eh. Bakbakan? Bakbakan o tambak? Hindi ko na malala, pero hindi naman tambak din. Hindi naman din close. Mga 8. G's. 8 G's. Mga ganun. Pero gano'n ka angat yung De Ocampo Brothers nung time mo? Sobrang angat ng time. Si Kuya Ranidel daw talaga, parang ano, alam mo nang magiging Ranidel De Ocampo siya. Alam ko na. Kasi grabe yung talent ng De Ocampo Brothers eh. May height na, may shooting na, may galaw pa. Si Kuya Ranidel, di mo alam paano mo babantayan. Di mo talaga alam paano babantayan. Kasi pag binantayan mo sa ilalim, may galaw. Pag binantayan mo sa labas, may shooting. Tapos may point guard kang matalino, si Al. Kuya Al pa. Kahit gano'ng kaliit yun, pero
ang IQ sa basketball, galing, grabe. Tapos yung De Ocampo brothers pa, mga mababait, no? Hindi naninira yung mga De Ocampo brothers, no? Di halata. Ang babait pa naman. Ang babait pa naman ni Pambansang Siko. Kaya talaga nung time na yon, St. Francis talaga ang dominante sa NCRAA. St. Francis talaga nung time na pagpunta ko ng Manila. Oo, pero close second kayo. Like, kayo yung lumalaban. Kumbaga, St. Francis, alam ng tao yun yung favorite. Tingnan natin sino yung papangalawa. So laban kayo nun. Laban kami. So second year college ka, first year mo doon. Ay pagpasok mo doon, anong year ka? First year college. So gumraduate ka doon sa ano? Oh, gumraduate ako sa Zamboanga, tapos second course ko sa Lyceum. Pala-aral ah. So next second course ka, First year ulit, management. Ilang years ka naglaro doon sa Lyceum? 3 years. Ah, 3 years. So tatlong sunod-sunod na finals yun? Tatlong sunod. Ah, okay. And? Nagano din ako, dalawang beses din ako na critical 5. Ah, so first year mo, rookie of the year. Second year mo, mythical na. Mythical. Third year mo, mythical ulit. Mythical. So, award. So, ano ka talaga all 3 years mo sa Lyceum? Kumbaga, gumawa ka ng pangalan. Gumagawa na rin eh. Kasi, si Kuya Gary. Sige, go. Kasi yung time na yon, hindi talaga ako magpapatalo eh. Kumbaga, tama. Siyempre, sabi ko, kahit probinsyano ako, pero papakita ko kung ano yung kakayanan ko. So, saan ako nito? Scorer? Scorer ako nun. Scorer ka nun. Shooting guard talaga na dos. So, rebounder mo lang si Gary David? Si Gary, rebound. Pero pag binigyan mo din ng pass break. So, ikaw ang mythical? Mythical. Si Kuya Gary, hindi. Parang, hindi, mythical din yata din si Gary. Ah, nagsasabay kayo? Oo. Ah, okay. So, nung nawala si Kuya Dennis, si Kuya Dennis Rodriguez ba, ano nyo? Senior nyo? Senior. So, nung hindi nawala... Sino yung... Mas mataas. Pero, gumagawa na kayong dalawa ni Kuya Gary ng pangalan. Kami sa Lyceo. Kami ni Gary. Ah, okay. Isang big man, isang shooter. Diba? Tapos, sa pro, isa point guard, isa wingman. So, hindi pa rin yun yung mga posisyon nila dyan. Okay. So, shooter, ikaw yung scorer. Si Kuya Gary yung big man. 3 years ka. Grabe. Like, awarded ka 3 years. So, rookie, mythical. So, ano na naging? Ano na? Ang dami na kumakausap sa'yo mag-PBL. De, eto, rookie pa lang ako sa PBL. Parang... PBL? Rookie pa lang ako sa Lyceum. Nung time na yon, isa sa mga assistant coach si Coach Bay Cristobal sa PBL. Dinala ka na. Yung Parma Quick. So, kinuha niya ako doon. So, parang dagdag ano na rin. Kumbaga, allowance, may ano. Ikaw lang. Ako lang. Kasi nung time na yun... PBL na si Kuya Gary. Gary, no. Nasa PBL na rin nung time. So, first year mo, sa Manila, nag-rookie of the year ka, tapos nag-PBL ka na. PBL ako. Ah, okay. Oh, may extra allowance yun. May extra allowance. So, PBL ka na pala. Sa PBL, kumusta? Kasi ang alam ko, PBL, ibang level to. Ito yung talagang ano, bago ka mag-PBA, kailangan mo muna dumaan dito eh. Grabe yung nervous ko nung time. Rookie ako sa ano. Kasi... Nandun lahat ng mga, syempre, mga NCAA player sa UAP, nagsama-sama dun. Tama. Kalaban, pero grabe yung kaba ko dun eh. Oh, kumbaga, makakalaban mo na yung mga nasa TV. Oo, eh. Pero diba? Nung time na yun, hindi pa rin ako masyadong din ginagamit. Kumbaga, pero, kumbaga ano ka na? Kumukuha ka pala experience. Oo, nandun lang ako. Sino yung mga point guard nyo nun? O shooting guard? Hindi ko na matandaan. Sila Renzi Bahar? Renzi Bahar. No, hindi yung Renzi Bahar na... Hindi mo kabatch yun. Yung naglaro ng NBA. So yung mga ano mo, kumbaga, seniors mo talaga. Si Braulio Lim, nabutan mo. So natututo ka pa lang nun? Oo, nandun. So, gamit ka sa Lyceum, aangat ka ng PBL, bangko ka, pero pagbaba mo naman ng Lyceum, kumpiyansa. Kumpiyansa dun. Oo, tama naman. Yun naman talaga yung ano eh, yung utak nun talagang. Akit ka, mahirapan ka, pero pagbaba mo, sobrang dali naman tigla. Kasi syempre, mas mababata, di ba? So, nung nag-PBL ka, kuya, kumbaga, may idea ka na nung UAP NCAA noon? Alam mo, wala pa rin eh. Wala pa rin. Ano kasi, akala mo? San galing sina Mike Cortez no? Hindi mo alam. Kasi nung time na yon na ano, hindi ako nanonood ng NCAA tsaka UAP. Walang TV-TV? Wala, oo. Kasi nung time na nga nung nasa Lyceum ako, sabi nga nung mga kababayan ko,
bakit hindi mo pinili yung perpetual? Sabi ko, bakit? Pili ka ba kung perpetual or Lyceum? Nung mga teammates ko sa mga kababayan ko, sabi ko, ba't hindi mo pinili yung perpetual? Sabi ko, bakit? Ano meron doon? Sabi, NCAA. Sabi nila, kasi NCAA yun. Sabi ko, ano yung NCAA? Sabi nila, kasi ano, televised yun. Tama. Sabi ko, wag, dito na lang ako kasi nandito kayo. Kasi nung time na yun sa perpetual, ang kilala ko lang ng taga-Basilan, si Chester Tolomia lang. Pero hindi ko pa Chester. Siya hindi ko pa kaibigan yung si Chester. Kilala ko lang siya, pero hindi kami ka-close. So, mas gusto mo lang sa Lyceum kasi mas may kasama ka? May kasama ako. So, wala. Di mo alam yung NCAA. Wala. Wala. So, kailan mo napansin na, uy, LA Tenorio, Mike Cortez? Ano na? Second year. So, naglaro ka na rin sa PBL. So, pagpunta mo ng PBL, kuya, hindi ka rin nai-intimidate kasi hindi mo naman alam eh. Wala. Oo. Wala. Wala talaga akong idea. De, pero minsan, kuya, maganda yun ah. I mean, mapapaganda pag ignorante ka. Hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Basta ang alam ko lang is mga players ng taga Manila nung time na yon. Yun lang alam ko dati. PBA naman alam mo na. PBA alam mo na. Alam ko na PBA. Saan mo lang din alaman pagpunta mo na dito? Yung PBA? Doon sa province pa lang. Sa province pa lang. Pero hindi mo siya goal. Parang feeling mo layo. Wala eh. So, sabi ko hindi ko talaga pangarap na mag-PBA. Ang gusto ko lang is maglaro lang. Oh. So sa PBL masaya ka na rin kasi may sahod, nakakalaro ka, ganun. Nakalaro ako, ganun. So ayun, kaso so, lang yung time na yon nung nag-farm up ako, hindi rin ako on and off yung career ko nung time sa PBL. Kasi yung first team ko sa PBL, one conference lang tapos nawala na. Ayun, tapos nung second year ko, doon ako nagka-idea na yun na may nanonood ng NC tsaka UAP. Second year ko. Second year mo na talaga nalaman yung Ateneo, no, LaSalle. LaSalle. FEU, ganyan-ganyan. Okay, so nung sa 3 years po sa Lyceum, nakagawa ka ng pangalan eh. Kailan yung turning point? Yung parang pwede ako mag-pro ah. Na ako eh. Nag-Harbor Center. Ah, so nag-Harbor Center ka kuya? Dahil sumikat ka sa Lyceum. Dahil siguro isa na rin 'yon. Kumbaga naano rin ako kasi marami rin akong nasaliang team sa PBL eh. Ah, umikot-ikot ka muna. Umikot din ako. Kasi nung time na 'yon na second year ko sa Lyceum, nakuha ako ng ICTSI LaSalle. Ah, naglaro ka sa LaSalle. Kami nila. Yan. Mike Cortez. Wala pa nung time na 'yon. Ang nabutan ko nung time na 'yon sila Bitoy Omolon, James Shop, Makuan. Makuan, sila Willie Wilson. Mon Jose. Nung time na yun si Mon Jose, parang wala. Wala. Dominic Uy. Dominic Uy, ICTSI. Yeah. Okay. So, umikot-ikot ka muna. Parang hindi ka makahanap pa ng bahay. Kumbaga. Wala pa. Kumbaga, inconsistent pa yung performance mo. Oo. Okay. Tapos nung after ng ICTSI ko, nawala na naman. Kumbaga nag-focus na sila sa mga varsity players. So sila yung mga lineup. Tama. So bumalik na naman ako ng Lyceum. Yun na nga, pang third year ko sa Lyceum, doon na rin ako nag-focus. Tapos nung time na yun kasi kaya ako hindi ko tinapos yung players ko sa Lyceum kasi nawala si Coach Bai eh. Ah, so yung fourth year mo nawala si Coach Bai? Oo, wala na. So, nung nawala si Coach Bai, nawala na rin ako. Okay. So, nung time na yun, wala na rin akong team nung time na yun sa PBL. So, nag-decide ako umuwi. Tama na. Ang isip mo na wala na, tama na. Wala na ako kasi wala na talaga. Ganun. Ah, retire na. Pero, hindi ako umuwi ng Basilan, pumunta ako ng Cebu. Doon ako napunta sa Cebu. Kasi, bago kasi ako lumipat ng isa sa Basilan, taga Ormoc kasi ako, doon ako pinanganak. Okay. Oh. So Robert Bolick ka. Robert Bolick ka. Tapos nung umuwi ako ng Cebu, doon ako naglaro isang taon. Tapos yung sinaliang kong team sa Cebu, nag-decide na sumali sa PBL. Yan yung Granny Goose UP team. Granny Goose. So sina ano to? Si Mike Bravo ba umabot dito? Wala, sila ano na yun, sila Toti. Toti Almeida, Granny Goose, sina Abby Santos, Bornan Sin, mga ganun.
sila. Oo, si grabe. Bruce Quebral. Abby Santos, sila Cervantes. So yung Nestor, team mo sa Cebu, yung team mo sa Cebu, kumuha ng franchise sa PBL. UP yung main. UP yung ano, yung... Yung school team. Yung tie-up namin. Oo. Oh, so nung UP, may mga hugot yan eh. So isa ka doon. Isa ako doon. Tapos yung team ko sa Cebu, kami yung half. Ah, kalahati UP, kalahati team sa Cebu. Oo, Cebu. Sino yung mga nasa Cebu noon, yung kasama mo? Kami na mga ano, JR Kinyahan. Malakas yung team nyo sa Cebu. Oo, kami. Jam Alphad, kasama ko noong time na yan. Okay. So, umuwi ka or umalis ka na ng Manila thinking, tama na, hindi ka na magbabasketball sa Manila. Magbabasketball ka sa probinsya na ulit. Uwi na muna ako, sabi ko. Tapos, kasi nung time na yon sa Cebu, ang daming liga. Totoo, totoo. Grabe yung kaliwaan yung liga dun sa Cebu nung time na yun eh. So, dun na lang muna ako. Tapos, naglaro ko ng 1 year. Tapos, dun ako, yung team ng Granigos. So, umuwi ka para bumalik lang. Oo. So, balik ka Manila. So, bumalik na lang ako Manila. So, yun. Yun nga, tie-up namin, mga UP boys. Yeah. Yun. Yeah. Tapos, siguro, nakadalawang conference lang ako sa Granigos. UP, sa Granigos. Na-trade ako sa Harbor, kapalit ni, alala ko, si Kelvin De La Peña ata yun. Kelvin De La Peña. Tama. Mapua. Kami yung nagka-trade. So, doon na nag-start yung career ko sa Granigos talaga. Ilan ang championship mo sa Harbor? 3. Grand Slam kami nung time na yun. So, sa 7, 3 ka? 3. Ikaw? So ikaw yung kasama ka doon sa unang 3? Oo. Mas may 4 pa? Nung time na yun, sila Joseph. Jerwin. LA. Jerwin. Si wala pa si Rico. Wala pa si Rico. JC. JC nandoon na. Nandun Ryan si Aranya. Ryan Aranya. Bobelga Jason. Pangalawang taon na namin. So unang-una ka. Kasama ka sa unang-unang championship. And alam ko, kasama na yata rin si Rico ata nung time. Si Rico. Pero alam naman natin, Harbor Center during that time, parang cheat code eh. Talagang sama-sama silang lahat na magagaling dun eh, di ba? So parang, at saka, kayo din yung most popular team in the league. Kasi syempre, sama-sama, Ateneo Lasal yan eh. Diba? So, dun ka na-discover. Tingin mo dun ka na-discover. Dun mo naisip na parang pwede ako sa PBA. Kasi yung mga kalaro mo sa Harbor Center, syempre, mga papuntang PBA eh. Kasi yung time na yun, sikat, sobrang sikat na si LA at si Joseph. Ooh, yung LA. Yun eh. Alam mong mag-PBA na yan eh. Kasi sabi ko, ito na pala na mag-PBA na sila. Sabi ko, sige. Try na lang din. Focus na din ako dito sa Harbor. Sa Harbor, okay. Kuya, sorry. Hindi ka senior. Kumbaga, magkaka-age pa kayo? Hindi, senior ka ng konti. Kay na LA. Senior ako ng konti, oo. Pero mas exposure kasi sila LA. Tama. Pero, ikaw yung parang veterano. Oo. Sila lang yung masikat. Kasi syempre, UAP sila. Pero veterano ikaw na hindi na-expose. Veterano na siya, hindi lang na-expose masyado. So, pero, kung nagagamit ka, Nagagamit. So, dos ka pa din? Nung time na yon, uno, dos na. Combo one, na. One and two. So, parang ikaw pa yung naging kuya nila LA doon. Okay. Sa Harbor. So, tatlong championship ka sa Harbor. Alam mo na lahat ng kakampi mo, papunta ng PBA. Punta ng PBA. Kasi, sino ang nagsabi sa'yo or nag-convince sa'yo na, ikaw din, magpaano ka na, magpa-draft ka na, o naramdaman mo din sa sarili mo na magpapa-draft ka? Yung mga ano lang, yung mga teammate ko sa Harbor na try natin. So, nagano kami. Sila hindi naman try yung sa kanila eh. Yung sa kanila sure eh. Hindi, kasi kami nila nung time na naging teammate ko sila Al Vergara eh. Sila, nag-Harbor din sila. Nag-Harbor din si Al. So, okay. Sabi, nag-usap-usap kami na pa-draft tayo, ganun. Nakakatuwa kasi twice ako nagpa-draft. Paano? Okay, ngayon ko lang narinig yun sa lahat na nakakwento akong player. Twice ka nagpa-draft. Paano nangyari? Twice ako nagpa-draft. Nung time kasi noon, hindi ako sumipot sa drafting. Sa mismong draft? Sa mismong draft. Hindi ako. Pero, nakasubmit ka? Nakasama kami sa rookie camp. So, nasa rookie camp ka, officially nasa listahan ka, pero hindi ka pumunta sa draft? Hindi ako pumunta sa draft. Bakit? Kasi alam ko na hindi ako makukuha. talaga? Naramdaman mo na? Naramdaman. Pero hindi lang ako. 10 kami na hindi sumipot sa draft. Nag-usap kayo? Hindi kami nag-usap-usap. Kumbaga, siguro, hindi lang siguro... Hindi ka pumunta na Ermita? Oo.
Hindi, nung time na yon sa ano kami nung time na yun, sa market-market na yun. Market-market. So, hindi ka pumunta? 2000? That is, ano, parang 2006 ata. 2006. So, 2006? Ano, no. 2005. 2005? Hindi ka nagpa-draft? Hindi, hindi. Nagpa-draft ka, hindi ka lang sumipot. Hindi lang ako sumipot. Tsaka, ito yung two rounds pa, di ba? Kaya, two rounds, di ba? Ang alam ko, two rounds. Maraming rounds yung time na yun eh. Ah, pwedeng dumami. Oh, dumami. Oh, so bakit? Tapos pwede... sabi nung so, hindi ka hindi ka talaga na-draft. Hindi, hindi ako na-draft. Ah, okay, okay. Tapos nung nalaman ni ang time parang si Coach Noli Iyala pa yan. Noli Iyala. Boss Noli, si Com. Yeah, si Com. Nalaman niya na 10 ang hindi sumipot sa drafting. So sabi niya, yung 10 na hindi daw sumipot, invalid yung ano, yung pagiging ano, free agent. Kasi unfair naman daw dun sa pumunta na hindi na draft. So sabi ni Com, pwede mag-ano kayo ulit, mag-draft kayo ulit next year. Aha. So yun yung parusa ninyo, parusa. Yun. Is kasi pwede nga naman, technically dapat free agent na kayo. Free agent. So dahil pinarusahan kayo for not showing up, hindi, hindi kayo free agent next year kayo. So pinarusahan kayo sa po. Pinarusahan kami. So itong first draft mo, Harbor ka na. Harbor. Ilang years ka na sa Harbor noon? 2. Tumagal din ako sa Harbor kasi... No, I mean, pagkatapos nung hindi ka na-draft, balik ka lang Harbor. Ah, balik ako Harbor. Nakapag-dalawang champion pa ako sa Harbor. Ah, so medyo napaganda pa. Tumunog ulit yung pangalan mo. So mas matunog pangalan mo dun sa pangalawa. Oo. Kasi Mythical 5 din ako. Ah, nag-Mythical 5 kasi sa PBL. Mythical 5, tapos finals MVP. Sa PBL? PBL, Harbor. Ah, hindi, napaganda pa. Napaganda pa nga. Napaganda? O, so, yung pangalawa mong draft, alam mo na, ano makukuha ka? Nangarap. Hindi, wala. Finals MVP ka, kuya. Eh. PBL. Wala. Naka-twice akong finals MVP. Doon sa... Asa, pangalawa, nag-ano ako. So, sa pangalawa, nag-finals ka, MVP. Sa pangatlo, finals MVP ulit. Finals MVP ulit. So, 2 straight, back-to-back. Ito yung kwento. Nung 2006, nagpa-draft ako, di ba? Nagpa-draft ulit ako. Hindi rin ako nakuha. Wait, so 2005, nagpa-draft ka, hindi ka sumipot? Hindi ako sumipot. Nung hindi ka sumipot, sabi, hindi kayo free agent. Hindi ako free agent. So balik ang Harbor. Balik ako. Pagbalik mo Harbor, nag-finals MVP ka 2 beses. Isa muna dun sa pangalawa ko. Pangalawang champion. Okay, so nag-champion ka ng 2, nag-finals MVP ka sa pangalawa. Nagpa-draft ka, hindi ka sumipot. Hindi, yeah. Sumipot na ako yung pangalawang draft ko. Oh, hindi ka na naman. Hindi ka nakuha? Finals MVP? Hindi ako nakuha. Anong batch to? Sino to mga to? 2006. Sila... Sino Joe Devans pa to? Sino Joe Devans? Ang kabatch... 2006-2007, sila Jody Vance, sila JC, sila Aranya. Sina Jody Vance. Ryan Reyes ata. Oo, tama. Kuya, magsalita ka lang, ayusin ko lang yung camera ko. So anyway, so nagpa-draft ka noong 2006, sumipot ka na. Sumipot na ako. Pero, so, sumipot ka kasi feeling mo, may chance ka makuha finals MVP. May chance. Pero hindi na ako maasa. Kumbaga, nag-ano lang ako na... Mas may chance ka lang kaysa noong 2005. Oo, para ganun. Oh my gosh, so undrafted ka. Undrafted ako. Sorry kuya, kasi ang dami ko na nakakausap eh. So undrafted ka 2005, undrafted ka technically. No. 2006, undrafted ka ulit. Balik ang Harbor. Balik akong Harbor. Champion ka ulit. Nag-champion ulit, tapos nag-finals MVP na ako ulit. Ulit. Second mo na to. Second. Wild. O, tapos, 2007, pinikap ka. May tumawag sa akin, pro team. So, tumawag na sa'yo, pro? So, finally. Finally. So, nung tumawag sa'yo yung pro, ano na to? Kumbaga, mama ka na nito, 2 finals MVP ka. Hindi ko rin matawag kung mama ako. Eh. Basta, di ko alam kung veterano talaga ako maglaro or what. Grabe. Ina-enjoy ko lang yung paglalaro ko eh. Finals MVP ka, tapos undrafted ka. Grabe yun na. Tapos, nung tumawag na sa'yo yung pro, punta ka na. Pirma ka agad. Pirma na ako. Pirma. James Yap. Sila na. James Yap, Mark Pingris, Peter Jun Simon. Sila na yon. Coach Tim. Hindi. Coach Ryan. Coach Ryan. Tama. Coach Ryan Gregorio. Pasok ka ngayon sa PBA. Coach Ryan Gregorio, James Yap. Mga kaedaran mo. Ay, hindi, mas matanda ka. Mas matanda ako eh.
So mama, ano ka? Kumbaga mamang rookie ka. Mamang rookie ako eh. Talaga? O kumusta yung adjustment mo from the PBL to the pro, semi-pro to pro? Yung, tsaka ano to eh, kumbaga ito yung mga talagang, well, sikat na ba si Kuya Mark noon? Oh. Sikat na rin siya noon. Sikat na siya. Kasi sa Wellcoat, di ba, Ducks? Oo. Tapos FedEx. Tapos si, obviously, James Yap. James. Peter June Simon. Sino point guards noon? Paul Artadi. Roger Yap. Wala na si Paul nung time. Wala na si Paul. So, sa point guard position, kayo ni Kuya Roger Yap ang ano? Doon ako nag-adjust ng position. Doon ka na ginawang uno? Oo. So, the whole time na nagpa-finals MVP ka, combo guard ka? Combo guard ako. So, dos, pero sa slide sa uno. Pero dos ang primary? Primary talaga, dos. Ah. And then, pagpasok mo ngayon ng pro, syempre, obviously, dos mo doon, James Yap, Peter June Simon. Agad-agad, sinabi ni Coach Ryan, uno ka na. Uno talaga. Ah, ako mas adjustment mo from 2 to 1. O medyo ano naman ah, gamay mo mahirap naman. Mahirap. O baka kang bola eh. Babala. Tapos ikaw yung tatawag ng mga plays eh. Ikaw yung magkoconnect sa head coach eh. Underrated kuya yung trabaho ng point guard. Akala nila pag guardia ka, pareho lang. Pero pag shooting guard ka kasi, focus mo lang, titira ka. Basta titira ka. Titira ka lang. Kasi sa point guard, ikaw lahat eh. Iisipin mo lahat eh. Ikaw yung extension ng head coach eh. So malaking difference talaga? Sobra. Doon ako na-challenge na mag-adjust ng position. And guys, I'm talking to a point guard na alam nating lahat na sobrang composed, sobrang veterano, like veteranong point guard. Yes. Pero nahirapan din mag-adjust papuntang point guard. Dahil dun sa ano din. Kumbaga adjustment period, 'di ba? Nilipat ka, 'di ba? So pagpasok ko ng pro, first time mo din na ano ka, primary point guard. First dun. Tapos pamalit ka ni time. Kuya Roger Yap. Ni Roger. Ano? So kumusta yung ano dun, adjustment dun? Yun na, hirap ako eh. So syempre, sabi ko eh, nandito na ako. Syempre, kailangan ko talagang matutunan talaga as a point guard. So nakapag-adjust naman ako pero not na agad-agad. It took time. Buti na lang yung mga teammates ko inalalalay ako. Lalo na si Roger kasi siya yung kapwesto ko sa point guard. So nakain naman ako. Pero ano yun? Kumbaga champion, 'di ba? Hindi. Hindi ka umabot. Nag-champion na sila. Nag-champion sila kay Coach Ryan, 'di ba? After kay Coach Eric. Parang ganoon eh. Basta nag-champion si Coach Ryan, pumasok ka, hindi ilang years ka lang kami. Nag-finals kayo doon. Ilang years ka doon? 1.5 years. 1.5 years. A lot of thrills. And yeah, it's a lot of banging. Maneri hitting. And a three-point lead by Barangay Hinebra. Pull-up jumper by Chico Lanete. Cross-court pass to Chico Lanete with the shot clock already gone. To shoot. Chico Lanete goes chase line. Chico Lanete with a floater. Lanete for three. Yes, sir! Court pass. Lanete goes right with a runner. So, galing ka ng Pure Foods. Nag 1.5 years ka sa Pure Foods. Obviously, natuto ka. Kahit sabihin mong ikaw yung senior, kasi mas matanda, mas may edad ka kina James Yap eh. Pero, Berby nandun pa eh. Berby Raymundo. So, kahit ikaw yung medyo senior, nakakuha ka ng experience coming from these guys. Kasi syempre, ito yung mga nag-UAAP NCAA, di ba? So, nag 1.5 years ka kay Coach Ryan sa Pure Foods. Ito na, na-trade ka ngayon sa Hinebra. Mm-hmm. Nung na-trade, ito, Hinebra 2 eh. I'm sure alam mo na to, bata ka pa lang na. Oo naman. Ano yung feeling nung nangyari yung trade papuntang Hinebra? Wala akong idea na matitrade ako eh. Bigla na lang kinausap ako na, yun, Chico, matitrade ka sa Hinebra. So sabi ko, sige, okay lang. Kasi nung time na yun, wala akong pakialam dun sa trade-trade na yan eh. Laro lang, no? Basta nga sa akin, importante, may team ka, may trabaho ka. Trabaho, tama. Yun lang. Kaya tapos napunta ako doon sa team na punta ka Hinebra. Oo. Sino ang trade package? Kasi nabuta ko pa si Paul Artadi doon eh. Ah, si Paul Artadi. So pagpunta mo ng Hinebra, Paul Artadi, Mark Kagiwa, JJ. JJ. Eric Meng? Wala na. Doon eh. Nandun pa, Eric. Ano ba? Rudy Hatfield? Wala na. Ronald Tubit. Nandun. Yan. So, Fast Furious Fearless. So, ito yung era ng Fast Furious Fearless. Tapos ano si... Oo, sila.
si James, si Paul Artadi. Si ano din? Cyrus. Nandun. Cyrus pa. JC. Nandun, nandun. Ah, so, ano din? Ito yung nag-finals, di ba? Nung may import. Oh, nung may import. Tama. David Noel? David Noel. Okay. So, pagpunta mo ngayon ng Ginebra, panibagong challenge, pero alam mo na, iba yung pressure doon. Oo. Sino top point guy doon? Si Kuya Paul? Paul, si Paul. Tapos ikaw yung backup. Oo. Kumusta yung experience mo naman sa Ginebra? Na yun yung mga teammates mo. Kuya Mark? Ang sarap para maglaro doon eh. kahit hindi ka masyado ginagamit, pero kilala ka ng mga tao eh. Grabe daw yung suporta doon. Sobra, sobra. Sa mga practice daw, pupunta daw yung mga tao. Halos puno ngayon sa practice eh. Pag may practice kami, grabe. Mas may mga padala daw pagkain. Siyempre, di ba? Kumagas talaga sinusuportan tama, nila kayo. Tama, tama. Grabe yun. Oo. Kaya sabi ko, siguro ito yung isa sa mga team na masarap na na-try ko na grabe yung suporta ng mga fans. Oo, invested talaga sila eh. Mm. Piling ko hindi nga nakakatulog yung mga Ginebra fans pag natatalo kayo. Oo, hindi sila makatulog. So, ilang years ka ngayon sa Ginebra? Ano lang ako, kumbaga tinapos ko lang yung years ko sa... Kalahating taon? Oo. Okay, so 6 months. One conference, 2 conferences? One conference lang. One conference ka sa Ginebra. Okay. So from Ginebra, obviously dami mo napututunan. Tsaka na na-experience mo maglaro para sa Ginebra. Talaga, Ginebra. Lipat ka ngayon, Burger King. Oo, tryout ako. At tryout ka? Tryout kasi natapos na yung contract ko. So nung natapos yung contract mo sa Ginebra, wala kang team? Wala. Ah, talaga? Tapos, anong next move mo? Kung saan ka nag-tryout? Oo, tapos nalaman ko na may tryout yung team ng Burger King. Oo. So nung nalaman mo, alam mo na sina Coach Yeng to? Oo, alam ko na. Alam mo na sina Bo Belga? Oo, sila. Si Marky. Marky, sila Ron J. Si Gary, nandun. Oo, tama. Gary, David. Nandun ka pa nandun. Okay, so anong experience playing for Coach Yeng? And backup ka ulit ni Kuya Winnie. Kuya Winnie. Okay. So yung unang team mo, backup ka ni Kuya Roger. Lipat ka kay Kuya Paul. And JJ. Tapos Kuya Winnie. Hmm. So, nung kaya kay Kuya Winnie ka or kay Coach Yeng, kumusta yung experience? Nandun rin si Gary eh. So, medyo may kakilala ka. Oo, nandun. Kumbaga, nakapag-adjust na talaga nung time na yon. Well, ano na ako nun. Kumbaga, wala na akong inintindi na ano. Kumbaga, laro na lang talaga. Laro na lang talaga. Veterano ka na nun? Medyo pagka kasi veterano na rin. Ilan taon rin sa Pure Foods ko yun? 1.5. Tapos kalahati sa Ginebra. So, 2 years ka na. PBA nun. So, ano ka na nun? Medyo, inaasahan ka na talaga ikaw yung magsistay. Ikaw yung steady talaga. Diba? So ano na yun? Kumbaga it was a... Pero Coach Yeng, kumusta si Coach Yeng? Si Coach Yeng, syempre, Coach Yeng yun. Namura ka din. Pasalamat, hindi. Bakit? Hindi. Kasi kung ano yung pinapagawa na, kailan sundin mo. Tama naman. Kasi, so hindi ka naging sakit ng ulo? Hindi. Kumbaga, para hindi na mapagalitan. Oo. Kasi si Coach Yeng, lahat kasi pinapalaro eh. So kailangan bigyan mo na din ng halaga na pag pinasok ka, pag binigyan ka ng playing time, dapat grab mo yun. Totoo. Alam naman natin Coach Yeng will give everyone an opportunity talaga to play. After mo kay Coach Yeng, ito yung time na talagang feeling ko, obviously hindi ka pa nagsi-champion to this point. Wala pa. San ka pa, nung nawala yung Burger King, umabot ka dun sa nawala yung Burger King? Nawala, di ba binili? Na-trade ako. Kay Coach Bo. Coach Bo. Ito na, si Gary na naman. Ito yung kasi yung story nun eh. Ang dapat lang i-trade nun, si Gary and Alex Cabagnot. Alex Cabagnot, tama. Oo. Nadamay lang ako. Nadamay ka lang? No, kasi di daw patas yung trade na yon. So dinamay ka. So, nadamay. Sino yung galing power rate? Si Alex, nakalimutan ko yung isa kung sino yung ka... So Alex Cabagnot for Gary David? Gary, oo. So naging Gary and Chico for Alex? Alex. Pasa, meron pa isa, nakalimutan ko sino. So naging 2-2? Oo. Okay. So nasama ka? Nasama ako. So nandun ka nung lumiliyab yung kamay? Wala na. Sabi na. Ilang years ka sa Powerade? Parang umabotin yada din ako ng 2 years eh. 2 years? Oo. Kasi yung tana yung coke pa yun eh. Opa. Okay. So hindi ka umabot sa Powerade. O umabot ka din? Umabot ako ng Powerade pero wala pa si JV. Wala pa. Ayun, wala pa yung draft. Wala pa JV. Ang rookie namin yung time na yon si Jai. Si Jai, tama si Jai. Coming down to the 2-minute mark.
Chico Lanete. Leaving the defense, you don't see Chris Ross. Yep. Breakaway, Chico. Back wins after the night. Yes, that is a good. No, just a scoring at the hand. What is my subabog? What is my subabog? Mini to Ulo. Na-trade ka na ulit bago dumating si JV, si Marshall. Oo, sila. San, so, trade ka ulit. Oo. Okay, so, Powerade, tapos na-check ko kanina, pagkita ko, trade ka Meralco. Meralco. Trade ka Barako. Barako. Tapos nag-petron ka pa. Alala ko, nag-petron ka. Kakampi mo si Tata Marata ata nito eh. Kami ni Tata. Ah, Tata Marata, di ba? Si Sam. Oh. Tapos, balik ang Barako. Balik ang Barako. So, ilang teams total ang napuntahan mo? Siguro, walo. Isama pa na yung Phoenix eh. Itong huli? Oo, oh, itong huli. So, 8 teams ang inikot mo sa pro sa PBA. Total of 12 years. Pero grabe. 12 years sa PBA. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain kasi palipat-lipat ng team pero importante may team tsaka may trabaho, di ba? Yun lang ang inisip ko eh. Sabi, okay lang kahit marami akong napuntang teams. Basta importante, may trabaho. Tsaka kilala ka, kuya. I know na pag inisip mo 8 teams, 12 years, di ba? Na-trade lang na-trade. Pero kilala ka sa basketball world na talagang isa sa mga pinaka-steady, pinaka... Kumbaga, maaasahan mo lang kada papasok, maaasahan mo. Di ba? Maaasahan. Yan yung ano ko eh. Pride mo yun, no? Pride mo. Kasi hindi ako yung, halimbawa, pag hindi ka ginamit, magdadabog ka, magtatampo. Hindi eh. Basta sa akin, sige lang, ready lang ako. Pag pinasok mo ako, papakita ako. Pero pag hindi mo pinasok, okay lang. So never ka nagkaroon ng mga moment na wala sa ano ko, wala sa nadidismaya ka? Wala. Lahat ng trade mo, nakangiti ka pa? Nakangiti lang ako. Talaga. Never kayo. Never ka naging top point guard. Para ako. Doon. Naging na, top dun. Point guard ka. Sino coach yun nun? Coach Koy. Ayun. Doon. Doon yung steady na ano ko, career ko sa Barako. Get that ball. You have got the effort. Lanete! At this point, they're scouted on their points of attack. That's the third time they beat shot from the three. They swing it over. Lanete, floater in the face of Rob Reyes. Now, Barako energy naman. Alabi o mga... Overheard si Coach Koy Banal during timeout. Telling him one right back. And... finishing in the open floor. Daran, tatlo kalaban. Lalabas kay Lanete. Balboa buries that long one. Ito na sila ni Michael. Ang sabi niya, he's very excited. And what do we expect? Ilang years ka doon? Parang umabot din ako ng 3 years. So, when you played for Coach Koy sa Barako Bowl, yun yung highest stats mo, averages mo doon. Kasi minuto mo din doon, angat eh. Angat na rin lahat doon. Pero sa 12 years mo naglaro sa PBA, sino doon yung mga point guard na naglaro ka behind? Sino yung mga binabakapan mo? Oh, so Paul, Roger, Winnie, Alex. Alex sa Petron, di ba? Alex. Tapos sa Meralco, si Sol? Sol. Tapos sa Phoenix, si RJ. Ito lang yun, di ba? Ito lang. RJ? Wala pa si RR nun. Hindi, nandun na. Nandun. Ay, so itong-ito lang. Ano? Okay. RJ, RR. Wala pa si... Oo, tama. Si Enciso. Garcia, Tulanete. The teardrop is good. Yung move kasi ni Ratif, unang bangga eh. Diba, he's posting up. Lanete says, I feel it. Chico Balboa. Chico on the move. Puts it up. Lanete with a full layup. So, Pingley was operating very well inside them. Nice basket. Enciso. Tama. Bro, kuya, 12 years sa PBA. Kalahin mo yun, no? Dalawang beses nag-college, dalawang beses nagpa-draft, 12 years sa PBA. Kailan ka nag-champion sa San Miguel? 2018. Kinuha ko ng San Miguel. Ito lang. Chico will attack and pull up. Baseline jumper is good. Chris goes the other way to Chico. And Lanete hurries the three. Chico, oh, such an important. Running that pick and pop so well. The medium range shot has been. Na naman sila dito, 7-4. Lanete mabawi. Back to back. Triples. Malaki pa yung pull up. It's huge. Harwin at the 3-on-1. Chico brings the 7. Shoot from the outside can actually play the 3 spot. Now outside shooter, specifically Chico Lanete. So parang, kailan ang last season mo? Parang yung nag-end yung kontra ko, ano eh, 2020 ng early 2020. So bayad ka pa, 2019? Pero hindi ka na naglalaro sa kanila 2019? Naglaro pa ako.
2019. Mm-hmm. So ilang conference pa bago ka, no, after yung championship, nakailang conference? Naka 2 years pa ako sa kanila. Pagkatapos ng championship. Mm-hmm. Sarap pa. So 12 years in the league, one championship, parang feeling ko yun yung naging culmination ng career mo, yung nag-champion. Anong pakiramdam nung finally naka-champion ka na? Yung nga sabi ng mga media sa akin eh. 12 years sa PBA. Tapos, nakapagsungkit pa ako eh. Kasi yun yung pinalangin ko kay sa Panginoon eh. Sabi ko, bago man lang ako na mag-retiro, sana ano lang ako, makatry lang na mag-champion. Oh, eh, sobrang lakas yun nun eh. Yun na nga eh. So, yun nga, binigay. Ang ilang MVP ni June Marie taon na yun. Ang dami na eh. Pangatlo ata niya yun, pang-apat eh, di ba? So, tsaka makatikiman lang ng ano, bonus galing kay boss. Makatikim lang bonus galing kay boss. So, your final season sa PBA was in 2019. Mm-hmm. Hindi ka na nag-bubble. Ay, wala na. Wala, wala ka na sa bubble. Okay, wala. So your last season in the PBA was with San Miguel. Mm-hmm. Phoenix and then San Miguel. Phoenix, San Miguel. Okay, so nag-end ka sa San Miguel. After that, nag-pandemic eh. Oo. So medyo natigil ka din. Sakto kasi yung nag-end yung contract ko 2020 January. So pandemic. So nung natapos yung kontrata mo, kumbaga maghahanap ka pa dapat ng team. Parang ano na eh, parang wala na eh. Even if hindi nag-pandemic, hindi ka susubok. Yung time siguro baka maiisip ko MPBL eh. Anong time na yun? Okay. Pero nung time na yun January tapos opening ng MPBL June. Tama. Sa parang malayo pa eh. Pero sabi ko, habang ano, siyempre mag-spend muna ako ng family time sa family ko. Sabi ko, para makasama ko naman sila. Tama. So it was your chance sana na may 6 months ka sanang magpapahinga muna. Oo. Recovery muna, utak. Di ba? So nung nag-pandemic, siyempre, uncertain eh. Di ba? Hindi natuloy yung MPBL nung 2020. Mm. Di ba? Paano yung naging proseso? Paano ka napunta sa 3x3? After 2 months, after nang end yung contract ko, nagpahinga lang ako ng 2 months. Kumbaga, di ako nag-workout. Basketball? Wala. So, nung time na nag-pandemic, nag-decide ako na pa-condition lang ako. Pero hindi ko inisip na mag-try out pa ulit. Ganun. Ang akin lang is stay fit lang pa rin. Kasi wala, nandito lang sa bahay, di ba? So, bawal. Pandemic na nito? March. Oo. So, pa-pandemic na? Pandemic na. So, doon ako nag-start na mag- home workout lang dito lang sa bahay kasama. Wala pang plano noon. Wala pa. Okay. So, yun nga, ano lang, workout at tapos yun nga, biglang tumawag sa akin yung Chooks to Go. Talaga. Out of nowhere. Out of nowhere. Okay. Tumawag sila sa akin na yun nga, sabi ko, wow, blessed to ah. So, yun, nakuha ako. 3x3, no? Doon. Kaya ka naglaro doon sa huli, yung bubble. No, yun, doon. So, yun yung unang sabak mo sa 3x3? Yun yung unang sabak ko. Okay. So, pagpunta mo ng... kumusta yung experience mo ngayon sa 3x3? Kumusta yung adjustment? Alam mo yung... Nakapagod yan. Yung 3x3 kasi... Hindi, akala ko kasi sabi ko dati, kaya kasi half court lang, tapos tatluhan lang. Akala kasi nila pag shoot, hold eh. Walang hold eh. Tama. Pero nung... Doon ko naman time na mismo sa bubble na experience ko na yung first game namin sa sobra talaga nakakapagod. Sabi ko, hindi ko pala babawalin itong ito kasi grabe pala talaga yung laro ng 3x3. Kasi tuloy-tuloy eh. Akala ng lahat ng tao may hold eh. Walang hold. Oo, walang hold doon. Siguro second lang na palimbawa pag may foul o dead ball, yun lang. Hindi, tsaka yun yung pag-shoot mo, hindi ka pwedeng, wala kang oras mag-celebrate. Wala kang high five dun. Wala. Tuloy-tuloy. Tsaka pag nakashoot sila, wala ka ding oras mag, kumbaga, manghinayang or whatever. Labas agad wala. Eh. Tsaka yun ang... Pag-shoot ka naman magpapakute. Wala. Tsaka yun ang pinakamaraming 3 points din eh, di ba? Yung paglabas agad, labas tira agad. So, naging ano din? Adjustment. Adjustment talaga. Naging adjustment din sa akin yun. Pero not naman na totally na... nag-adjust kasi basketball is a basketball. Condition lang naman. Condition. Kailangan nasa tamang condition ka lang talaga. Para maganda sa TV. At hindi parehong kanan. Exactly. Oy! Palia! Lanete, step back to Chico hits it! Giging veterano, di na makawala yung shooting. Yung stroke ni Chico Lanete. Ang tagal na po. So yung training nyo din, yung conditioning nyo is more of focused sa
3x3. Hindi na yung malayuan takbuhan. Diba? Pwede, pero nasa sa'yo na yun kung gusto mo mag-extra. Pero yung drills namin as a 3x3, yun lang talaga kami nag-focus. And chokes to go, ang pagkakaalam ko from before kay Coach Eric eh, hindi mo na naabutan. Kasi I think nung bubble. Pero hindi ka pa player ng chokes to go. Hindi pa. Dalawang team kasi, national team eh, napasama ko doon sa yung first team, yung sila ano na. Sila Alvin. Sila Alvin. Yung second team, sila Cardeza. Nandun ka? Doon ako. So nakapag-compete ka sa Worlds, si Coach Eric pa? Oo. Pero hindi ako, sila lang yung sumasali doon sa... Team B ka? Parang gano'ng Team B? Oo. Okay. So nung nagkalambabol, kalambabol yun, di ba? Nung nagkalambabol, ang alam ko after that, nag-step down na si Coach Eric. So basically, ngayon, nung pagpasok ni Coach Alvin, doon ka naging Team A. Parang gano'n. Ano ako noon? Kasi nawala si Alvin, di ba? Alvin, Josh. Ginawa na akong assistant coach. Assistant? Ngayon, player ka ngayon. Ano ba? Sorry, kasi tawag sa'yo ni Mac Talio coach eh. Ano ka ba ngayon? Playing coach? Playing coach ako ngayon. Ah, playing coach ka. Andaya ninyo ah. Kasi, di ba bawal coach sa 3x3? Hindi, kasi... Bawal lang yung head coach. Bawal head coach, di ba? Sa 3x3. Bawal head coach. So, medyo mautak. Kung meron silang veterano doon na hindi ka coach, pero marunong ka mag-coach. Kasi, veterano ka, mga bata to, mga to. Sina Mac to eh. Di ba? Sina Talio, sina... Si Huang. Huang, sila Denis Santos. So, kayo ni Kuya Marky ngayon ang senior. Oo, kami ngayon ni Marky. O, kumusta? Kumusta so far ang experience mo sa Chooks to Go sa 3x3? Yes, sobrang ano, mahirap na masaya, no? Kasi, syempre, iba talaga siya sa 5-on-5 eh. Dahil sa 5-on-5, pwede ka mag-relax eh. Tama. Sa 3x3, wala eh. So, kailangan talaga yung fit at condition mo, kailangan nandun eh. Kasi kung wala, grabe, maiiwanan ka. O, tas condition pa yung coach nyo. Ilang taon na si Coach Alvin? Hindi ko. Nasa 50s. 40s pa lang, di ba? 43 yata si coach. So, konti lang ang lamang sa'yo? Konti lang. Ah, talaga? Talaga pwede ka ng coach? So, may balak ka in the future? Oo naman. Oo, di ba? Kasi, dyan ka na din eh. No. Tsaka dami mo matuturo sa mga bata. Di ba? Yun ang advantage. So. So, medyo nagka-transition ka na din. Kung baga, alam mong medyo meron ka pang siguro 3 to 4, 5 years. Nah. Ang dami ng 5 years ah. 40 ano? 46 ka na nun ah. Mga... Papagandahin ko naman, 3 to 4 years, hanggang 44, ganun. Pero, medyo nagta-transition ka na din. Kasi yung mga teammates mo ngayon, puro bata eh. Oo nga. So marunong, ano lang ka na din, nag-i-impart ka na din ng knowledge. May sundot na. Oo. May sundot na. Kumbaga masasanay ka na din yan, paglipat mo ng karera. Tsaka feeling ko, si Coach Alvin, ang swerte naman ni Coach Alvin kung mapasok ka niya dun sa, ano niya, sa team niya ng coaches, di ba? Meron kang isang ano, Chico Lanete. Si Macjur Lumib kasi dun yung sikat eh. Okay, mabait yun, coach. Si Macjur Lumib eh. Champion eh. Kaya mayabang si Macjur eh. Hindi, pero yun nga. I'm sure ngayon, sobrang ano, blessing sa'yo ng 3x3. Yes, because sobra, sobra. Obviously, the pandemic. Tapos yung pro ngayon, medyo masikip eh. Aminin naman natin, talagang ang daming batang umakit eh. Tama. Diba? So, sobrang naging blessing talaga. Diba? And tutuloy ka sa MPBL niyan, if, kung sakali. Siguro. Oh, di ba? Nandiyo ka na rin. Chokso ko ka na din. I'm sure, papayagan ka na rin nila mag-MPBL. Di ba? Chokso. Try. Di ba? Pwede pa. Alam mo naman yun. Pero adjust. Tatanong natin yung mga coaches sa MPBL. Sila makakaalam yan. Pero grabe. I mean, ngayon ko lang talaga fully nag-grasp yung kwento mo, Kuya Chico. Because for the longest time, ako, alam mo naman ako, 2009 ako nag-college. Eh. So, PBA ka na nun. Talagang, yun ang pagkakakilala ko sa iyo. Isa sa mga pinaka-steady, pinaka-veterano. In fairness, hindi ka naman tirador. Veterano ka lang. magulang ka lang. Diba? Na talagang matik eh. Na si Chico Lanete, pag pinasok, alam mong steady yan. Gagawa po, produce yan. And ngayon ko lang fully nalaman yung totoong kwento. Na talagang dalawang beses nagpa-draft, dalawang beses nag-college. Diba? Hindi na-draft. Kahit finals MVP. Doon ako medyo nagugulat eh. So, usually pag finals MVP ka ng PBL, matik, di ba? So, ganda. Ganda ng kwento mo. And I'm sure ngayon,
sobrang swerte din ng Chooks to go na meron silang veterano katulad mo. The same way na swerte ka din na nagkaroon ng 3x3, di ba? Yeah. I'm sure that partnership will continue for the long haul ninyo ng Chooks to go. So, Kuya, bigyan kita ng oras para magpasalamat sa lahat ng gusto mong pasalamatan, sa lahat na sumuporta sa iyo buong college career mo. Siyempre, papasalamat talaga ako sa Chooks to go, no? Lalo na kay Boss Ronald Mascarenhas dahil binuhay niyo ulit yung career ko. thank you, Boss Ronald, sa tiwala at sa pagmamahal. Sa family ko, sa wife ko, sa mga kids ko na nandyan lagi na nakasuporta sa akin. Thank you. Thank you din, Mikey Idol. Oo naman, Kuya. Naabutan kita kasi alam ko maraming matutuwa sa kwento. Lalo na yung mga ganyang kwento. Yung mga under the radar, tapos biglang, di ba, nagulat na lang, 12 years sa PBA. Hanggang ngayon, guys, 12 years sa PBA. Tagal niya sa PBA. Tapos sa Chooks to go, siguro may mga 5 years pa. Sana, ano. Di, ikaw, Kuya, sa tingin mo, sa katawan mong yan. At saka condition ka, Kuya. Masipag ka eh. Siguro ano kayo? Siguro nagkaka-relate kayo ni Kuya Mark, no? Condition din si Kuya Mark. Mas condition sa akin yun. Grabe kumain kasi si Kuya Mark. Napaka-disiplina ni Mark. Grabe. Oo. So ano, kumbaga nagkakaintindihan kayo, no? Nagkakaintindihan kami. Pero mas disiplina si Mark sa akin. Si Kuya Mark, putol yung tuhod, naglaro eh. Naglalaro pa, no? Grabe. Napaganda rin eh, no? Yung ano, yung addition ni Kuya Mark sa inyo. Ni Mark. So ngayon, Marky, ikaw, Makmak Talio, Dennis Santos, and Zach Wang. Okay. And can we expect any competitions in the coming ano? Kailan ang next natin? As of now, wala pa, no? Pero tuloy-tuloy pa rin yung ano, training, namin, training pa rin para stay ano lang, stay ready lang kami para kung may incoming tournament, at least hindi kami back to zero, no? Tama. Nandun pa rin yung condition namin. Yeah. And there you have it, guys. Kuya Chico Lanete, isa sa mga talagang most reliable point guards na dumaan sa Philippine basketball. College, semi-pro, ngayon nasa 3x3. At alam ko, marami pang matuturuan si Kuya Chico Lanete. Lalo na ba, tayo magulat lahat, Coach Chico na talaga. Ngayon kasi, sinamaktali pa lang ang tatawag sa kanyang Coach Chico. Eh. Pero malay natin, di ba, in the future, I'm sure, any team would be lucky to have you as an assistant coach. Pero baka hindi ka napakawala ng Chooks to go eh. Kaya dyan ka na, relax ka na dyan. Alam kong alaga ka dyan. Salamat Kuya Chico sa oras mo ha. Sobrang salamat. Oo, salamat talaga sa kwento mo sa oras mo. And hopefully, stay healthy, good luck. And yun, more power para sa'yo tsaka sa Chooks to go sa 3x3 ha. Thank you, Idol. Thank you, Kuya. Okay. Who covers the cookie? So if you get an easy crib like that, what? Look, like my pops used to. It's the Lenager. 15-10. Muscles one up. Second appearance on the tour. We have seen him play with a result. Quick move. What's he gonna do with it though? That. Guts as a guard. Coming to the rim. With the oldest player sa ating pool of players inside. Lagpas tuhod, pumapasok na daw sa bahay for about 12 hours. Wala si... Line with a big rebound. They go inside. Nice pass. Uh-oh. Chico Lanete. Special team.